Coach JC Libiran. Thank you, Brother Alvin. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Grabe tong series na ito, no? How many have been blessed by this series on numbers? Yes? Pakicheck ang katabi. Sabi mo sa kanya, get ready for more. And I want to catch that conversation from Brother Alvin. It says here, from asking what's best for me, and aminin natin, di ba? Tamang-tama, mid-year, nagtatanong ka, what's best for me? Sa buhay ko, sa career ko, sa relationship ko, sa health ko, finances, and so forth. But here's the challenge now. Instead of asking what's best for me, we now ask, what does God want for my life? Anong gusto ng Diyos para sa buhay ko? And maybe you can even dig deeper by asking these questions. This is something that you can do on journal. O kaya naman, if you have your light group, feast light, that also includes, no? Kayo as a family, over dinner or fellowship. Ask these questions, pag-usapan ninyo. Do you have past experiences of discerning God's will and you had to surrender your attachments so that you could give a signed blank check to God? Yung ipinagkakatiwala mo na, Lord, meron bang ganung pagkakataon sa buhay mo that you were discerning something big in your life, a big decision that can change your life. And then share a specific obstacle against your submitting to God's will and how did you overcome the obstacle. You see, these questions that I'm giving to you, these are the reflections that we are actually taking from the experiences of the Israelites in the wilderness. At least, pwede tayong may matutunan, no, sa kanilang mga pagkakamali, sablay, at hindi na natin ulitin ang pagkakamali na yon. I'll be asking you to put both of your hands near your hearts, and I want you to say this prayer with me. Father, I pray for a deeper surrender to your will. Change me. Change my stubborn heart that I may really, really obey you. Help me to really love you and let this love be the reason for me to discern your heart and obey your will. In Jesus' name I pray, amen. Everybody take a deep breath, inhale, exhale. And as we connect this into the story of the Israelites, ito na nga, they're almost there. Kumbaga, ito na yung finish line. Ito na yung promised land. And during that time, we have to understand na may mga batas, no? Napakaraming batas, di ba? We discussed that in the book of Leviticus. Pero meron rin mga pagkakataon at sitwasyon na walang akmang batas, no? The law of man, dun sa sitwasyon nila. Kaya ito, babasahin natin from Numbers chapter 27 verses 3 to 4. Ito yung mga anak, no? Nitong ating character, no? Si Selophehad. Okay? Sabi dito, our father died in the wilderness and he had no sons. Why should the name of our father be taken away from his clan because he had no son? Give to us a possession among our fathers, brothers. Kasi di ba ang kaya lang pagpasahan ng mga ari-arihan, ng possession ng mga mana ay yung mga anak na lalaki. Kapag babae, parang automatically wala na, etsa puwera na. And we have to understand this, no? Walang batas during that time. Pero ito na ngayon ang puso ng ating Panginoon Diyos, no? Yahweh said to Moses in Numbers 27 verses 7 to 11, the daughters of Selophehad are right. You shall give them possession of an inheritance among their father's brothers and transfer the inheritance of their father to them. Now, Coach JC, how is this important? Ito pinag-uusapan natin. Ito po ha, I want you to connect what is ever that is happening in your life right now to this message. New situations require much more than knowing God's laws. You must discern God's heart. Hindi lang masunod kung ano yung mga batas, pero tanungin mo talaga, Panginoon, ano ba yung mahalaga para
sa'yo. Asking God's heart. And this biblical scholar, si Tim Mackey ng Bible Project, ito yung sinabi niya. If we just apply the laws we had from the past, it will actually result in injustice. Not because the law wasn't good in its context, but because our context has changed. Merong mga batas dati na applicable noon, pero hindi na applicable ngayon. Kaya tayo ay namimili, no? Sa buhay natin, no? May mga options. At doon, imbis na sabihin nating, I did it my way, we now shift into saying, I did it God's way. Look at the person beside you. Sabi mo sa kanya, are you doing it God's way? Kasi baka mamaya, diskarte mo lang eh. Ito ah, in the New Testament, in Matthew chapter 5, verse 17, it says here about Jesus. Ang sabi niya, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Na hindi lang batas ng tao, pero yung batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos ay pag-ibig. Kaya tanungin natin sa buhay natin, talaga bang tayo ay umiibig? Tayo ba ay nagbibigay ng pag-ibig sa ibang tao, sa kapwa natin? Nagsisimula yan sa sarili natin, and then later on, no, we also share this with the people around us. I-connect na natin ngayon yung kwento kanina ni Brother Alvin speaks about na merong dalawang tribo na pinamumunuan ni Reuben at saka ni God. Take note ha, G-A-D, hindi G-O-D. Sila po yung mga representative. At dito, meron silang demand. Ito ang ginugusto ng Diyos, pero meron silang ibang ginugusto. Sounds familiar? Di ba? Merong ginugusto ang Diyos para sa'yo, pero iba ang ginugusto mo. And let's now read that. In Numbers chapter 32, verses 1 to 2 and verse 5. Now, the people of Reuben and the people of God had a very great number of livestock. And they saw the land of Jazer and the land of Gilead. And behold, and the place was a place for livestock. So the people of God and the people of Reuben came and said to Moses and to Eleazar, the priest, and to the chiefs of the congregation, if we have found favor in your sight, let this land be given to your servants for a possession. Do not take us across the Jordan. Siguro kung sa linyahan natin to, ito yung, baka naman, ibigay niyo na sa amin yung lupa na yun. Ito yung gusto namin eh. At yung ginugusto nila, take note, guys, listen to me, everyone. Hindi siya sa loob ng promised land. Malapit sa promised land. Ang Panginoon Diyos na, di ba? Sinagip sila sa Egypt, sinamahan sila in the wilderness, at eto na, di ba? Eto na yung generation nila na makakapasok sa promised land. Eto na. Pero anong ginugusto nila? Iba. They're settling for less. Hindi nila pinipili yung gusto ng Diyos para sa kanila. I want you to think of that for a moment. Meron bang mga pagkakataon sa buhay mo na iba ang direksyon mo? At yung direction mo, akala mo yun ang best. Pero actually, may mas magandang best na plano ang Diyos para sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang nasa crossroads ng buhay niya? Nag-decision siya? Mukha bang pala-decision yan? Hindi niya kinukonsulta ang Diyos. Lord, ito na ang aking promotion ba? Mag-stay ba ako? Lord, ito yung aking pinipiling mga possible na maging, di ba? Lifetime partner. Ito ba? Siya ba? Oh, Lord, itutuloy ka ba itong pag-a-add to cart? We make decisions. And most of the time, we don't consult God. Nagsasarili tayo. Masyadong pala-desisyon. Kaya ito, in that scene, Numbers chapter 32, verse 6, ito na po ang nangyari. Kinausap ni Reuben at ni God, again, they are representatives, no? Leaders of the tribes. Si Moses, lalo pa nilang, ito yung demand nila. No? At sabi nga, pwede na yon Moses, doon na lang kami. Pero ito, tinanong sila ni Moses,
Shall your brothers go to war while you sit here? Hahayaan nyo na lang ba yung ibang mga tribo na pumasok ng promised land at sila lang ang makikipagdigmaan at kayo ay uupo lang dito? Alam nyo, sinabi ni Reuben tsaka ni God, hindi namin papabayaan ang aming mga brothers and sisters. Ipagtatanggol namin sila. Hindi kami makakalimot. Napansin niyo, no? I'm just putting it in my words. Pero mabait naman, di ba? Gusto nilang itweak yung kagustuhan ng Diyos para lang masunod yung kagustuhan nila. And this is what happened now. In Numbers 32 verses 16 to 17 and verse 18, they even said this to Moses, "We will build sheep holes here for our livestock and cities for our little ones. But we will take up arms ready to go before the people of Israel until we have brought them to their place. We will not return to our homes until each of the people of Israel has gained his inheritance." Grabe yung mga linya, no? Talagang nangangako sila, hindi sila makakalimot. Basta pagbigyan sila. O, di ba? Medyo napapansin nyo na po ba? Something's familiar. Yung, tol, pre, baka naman, baka pwede mo namang ipasok. Ganyan. Yung mga ganyan, di ba? Yung we try to tweak yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Now, if you've been following itong mga series natin, it's a biblical journey. And this is a hint na yung mga sumusulat, they actually write this for a particular time, for a particular people, and for a particular place. Kaya kung mapapansin ninyo, when you look for the author's embedded designs, merong patterns. Can you say that word again? Patterns. Sabi mo sa katabi mo, patterns. May patterns, no? Yung parang, uy, parang nangyari na to dati. Yung hirit ng magkapat ng itong Reuben at saka ni God, parang nangyari na to before. At ito na nga, ang hirit nila. Numbers 32 verses 16 to 17 and verse 18. "And they saw," everybody say that, "saw, the land of Jazer and the land of Gilead, and behold," everybody say that, "behold, the place was a place for livestock." Yun yung ginugusto nilang makuha. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos para sa kanila. Masigit pa doon ang gusto nilang, ang gusto ng Diyos na makamta nila at ma-experience sila. But they settled for what they want. Pwede na yan, okay na yan. This is a familiar scenario kasi yung pattern na ito of saw and behold or take happened in the Old Testaments. Mga pinag-usapan natin ito before if you were following our series. Si Adam and Eve, di ba? Si Eve saw the fruit and took it. Pattern. Si Abraham, nakita si Hagar. Di ba yung kanyang concubine? Kasi hindi sila magkaanak. Saw Hagar and took Hagar. Kaya nagkaroon sila ng anak, si Ishmael. Si David, nakita niya si Bathsheba. O di ba, bakit Bathsheba? Kasi habang naliligo, Bathsheba. Doon nakita ni David. Noong nakita niya, nagandahan siya, di ba? Naakit siya, saw and took patterns. Pakiulit, sabihin niyo patterns. Paulit-ulit. At baka mamaya, sa buhay mo, sa buhay natin, paulit-ulit yung mga ginawa ng ating mga characters, ginagawa rin natin sa buhay natin. Pero ito ang defense, ha? Defensive ang Reuben at God. Ano nangyari? Sabi nila kay Moses, "Hey, we're not like our ancestors that were just rebellious. We'll help our fellow Israelites settle in the promised land." No? Paulit-ulit, promise. "We will keep our promise. Basta ibigay mo sa amin, Moses, ha? Ibigay mo sa amin." And again, this is not what God wants for them. At ito namang Moses, oh, di ba parang Marites levels lang, no? Ang Moses, ano nangyari? Nag-compromise. And that's why we know, no? Spoiler alert, hindi nakapasok ang Moses sa promised land. Bakit? Kasi ayun na nga, siya mismo sumunod sa agustuhan ni Reuben at God. At hindi sa agustuhan ng Diyos. Kaya ito, Moses allows them to do what they wanted to do. Like how God allows us to follow our self-will. God won't stop us
if we are stubborn. Hinding-hindi ka pipigilan ng Diyos kapag pasaway ka sa buhay mo. Pakitsag ang katabi. Marami na bang sablay na nagawa yung taong yan? Lahat tayo, di ba? Napansin nyo, wala namang pumigil eh. Stop! Don't do that! Di ba? Di ba? Nag-apparition ng Diyos. Walang ganon. Inirerespeto ng Diyos ang iyong intellect, ang iyong kalayaan para pumili kung ano ang tama, ang totoo at tapat. And maybe we can relate it, no? Sa buhay natin ngayon, and I'm sharing this with you, mabait ako kapag Sundays, lalo na kapag nasa feast ako. Di ba? Ang daling maging mabait dito eh. Hey bro, hey sis, welcome. Welcome to the feast. Di ba? Coffee po tayo. Madali eh. Pero from Mondays to Saturdays, sariling diskarte na muna. Tabi ka muna, Lord. Sa Sunday na lang tayo ulit. Take a deep breath. Inhale. Exhale. We cannot put God in a box. Pang Sunday ka lang. Pag sinabi mong, Lord, your will be done. You are saying, Lord, hindi ka lang pang Sunday. Pang Monday, pang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 24/7 ang buhay ko. Bahagi ka. Can you check the person beside you? Pakicheck ang katabi. Meron ba siyang space para kay Lord? Or madalas niya sabi niya, Lord, give me space. And that's something that we can get from these two tribes, from Reuben and Gad. Even if these two tribes were very stubborn, God remained faithful. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen? And that's the same message that we want to give to you. Kahit na pasaway ka, kahit na pala desisyon ka, at minsan, di ba, pag nagkakamali na, pag may mga consequences na, sisisihin mo ang Diyos gagawa't gagawa ng paraan para sagipin ka. Gagawa't gagawa ng paraan para maibalik ka sa tama mong destination. Say to the person beside you, gets ka ni Lord. Kahit matigas ang ulo mo. O, palagpakan natin ng Diyos. O, ito ha. Mahilig po kasi ako manood ng mga movies at mga palabas na laging naghihintay ako ng end credits o kaya ng mid credits. Okay lang mabigyan ko kayo ng mid credits. At ang mid credits natin, later, no, later, we will discuss about the book of Deuteronomy. After nitong Numbers, the next book we will study, we'll read how God extended the Eden-like existence even outside the promised land as long as they choose to follow Him. Kahit na hindi na pumasok pa ng promised land, ang Panginoon Diyos, may pagkalinga pa rin. May pagmamahal pa rin. Mayroon pa rin awa at habag para sa kanyang tao. And I want to excite you because this is the last talk for our series, Wilderness. Yes? But we're starting a brand new series this July. Saktong-sakto kasi ang topic natin, discernment. Discern God's heart. Ang topic natin this July, for the whole month of July, we're dedicating what matters most. Ano yung higit na mahalaga sa buhay mo? Either midlife crisis, mid-year reflection, or post-pandemic, how do you move forward? We'll talk about faith, we'll talk about family, we'll talk about fitness, finance, and friends. Palagpakan natin ang Panginoon Diyos for these gifts, and we're excited to give this to you. Now, let me try to bring this home. To discern well, we must get rid of our attachments. Coach JC, ano yung mga attachments? Yung minsan ang dami mong ine-expect na dapat gawin ng Diyos para sa'yo. Parang nagkakabaligtad na. Di ba pag sinabi mong Diyos, God, Lord, ikaw ang sumusunod sa Kanya. Pero dito, pag sinabi mong attachments, Lord, I expect na dapat gawin mo to sa buhay ko. Nag-aattend ako ng feast. Mabait naman ako. Nagsaserve ako. Dapat ganito, Lord. Kailangan ipaalala sa atin, no? Sino ang Diyos sa buhay mo? And we need to get rid of our attachments. For Reuben and Gad and their tribes,
They came to God with attachments. Anong ibig sabihin nun? Their commitment to their preferred land, Jazer and Gilead, was greater than their commitment to God. Grabe. Mas mahalaga pa yung napili nilang lupa kaysa sa kanilang pagmamahal at relasyon at covenant sa Panginoon Diyos. And I want you to think hard. Again, if you are discerning, you are at the crossroads of your life, magdidesisyon ka sa buhay mo. At yung desisyon na yan can be a make or break. It can make you bitter or better. We can actually learn from St. Ignatius of Loyola. And he teaches that if you really want to know God's will, enter into a prayerful decision-making without your biases, without your attachments. Kapag ka lumapit ka sa Panginoon Diyos, lalo-lalo na kung magdidesisyon ka sa buhay mo, na makaka-apekto talaga ng sobrang major, huwag kang mag-expect. You want to bring before God your sign blank check. Lord, ikaw nang bahala. Nagawa ko na yung kaya kong gawin at dapat kong gawin. I did my best. Lord, can you supply the rest? Amen? Pero minsan, ang nangyayari kasi ganito eh. Lord, may amount na ha. Ito ang gusto ko. At kapag hindi ito ang binigay mo, magsulian na tayo ng kandila. Tampo na ako sa'yo. Hindi na tayo friends. Hindi na tayo close. Ayoko na sa'yo. May mga pagkakataon bang ganyan, nagtampo ka sa Panginoon Diyos. And ako, when I look back in my life, marami pong mga discernment stories and experiences. One of them is to discern kung ako ba ay papasok ng seminaryo at magpapare or baka tinatawag ako sa buhay may asawa. And that speaks of this photo. My vacation, no? Nagbakasyon ako eh. Nag-iisip ako, ano bang tamang landas para sa akin? And I thought it was priesthood. But eventually, I discovered Brother Bo along the way as a lay preacher. At ang nagustuhan ko yung pagpipreach. Kaya sabi ko, Lord, baka naman iba ang gusto mo sa akin. No? Pareho tong tawag ng pagmamahal, ang bokasyon na maglingkod sa'yo at sa iyong simbahan, sa tao. Eventually, my dear friends, God led me, showed me the way. I just continued to surrender it to the Lord. My sign blank check. Nagtiwala lang ako sa Kanya. Just taking the step. Just trusting God. From that vacation, it became now my vocation. And today as I speak, 12 years, no, turning 12 years in our marriage, my wife, Emeline, na na-meet ko po since high school, we've been friends. And both of us are turning 40 years old this year. Hindi lang po buhay may asawa, pero nakapaglilingkod po tayo sa feast as a builder, preacher, nakapagbibigay ng mga talks, seminars, retreats, at team building. It's not just face-to-face, but even online as an educator. And of course, ang isang pinakamahalaga po yung tawag para maging pamilyadong tao as a family man. To our daughter, Yana, may mga times before na nagtampo ko sa Diyos. Kasi Lord, ang tagal naming maghintay. Ilang beses kami nawawala ng anak. Anong gusto mong gawin ko? And again, here am I, entrusting everything to God. Lord, here's my sign blank check. What do you want for me? Today, Yana is turning 7 years old. And we celebrate the gift of family. My dear friends, I want you to think of that. Kung nasaan ka ngayon, it is because of the decisions that you have made before. And as you continue your journey, huwag mong kakalimutan, ikonsulta mo sa Panginoon Diyos. Discern God's heart. Instead of asking what's best for me, ask, Lord, what do you want for me? Amen? Palagpakan natin ang Panginoon Diyos.